And so far, dito, Reptar, walang kabayas bias. Gustong gusto ko ngayon ang draft ng BREN Esports. Oh, mga kababayan, game number 2-9, a best of 7 grand finals for the M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Susubukan na ng BREN Esports ipahaba at ipalaki pa ang lead nila na 2-0 na dito laban sa team galing sa Myanmar, BURMESE Ghouls. And yung masasabi ko lang para sa BREN, dapat mag-ingat sila sa early game positioning nila eh. Kasi hindi sila pwede magbigay ng early kills sa lineup na mayroong isang Veil. Kasi si Veil sobrang bilis na mag-snowball yan. Kahit one item pa lang eh, kung ma-full combo niya, ang taas na ng damage output nun. Pero they have to be careful as well. Even Lusty, yes, masasabi natin na pwede niyang pasukin with a Jit Kundu and just Wave of the Dragon dito sa Veil. Pero kasi ang mahirap doon is itong si Kid, maingat din sa gumamit ito kasi ng mga mid-heroes and itong mga mid. Talagang hindi mo rin basta-basta ang mahuhuli. Hoy, maraming salamat sa pag-share, so Bedlog. Ito ang magiging storya nito, Kuya Reptizi, is that once ma-hit dito ni Carl yung level 4, they have to go for a turret push or probably baka sila ang unang talagang kumuha ng turtle on this game. And now, Control is the name of the game for these two teams. Flaptizi and D na naman ang magkakalaban dito. Tingnan natin kung mas maganda na ang performance ng Dragon ng BURMESE Ghouls. And ito yung difference with Flaptizi and CD pag nag-usong sila. At kut bakit parang nakukulangan ng damage dito si Oy, maraming salamat sa pag-share, Bedlog. Ginagamit niya Killing Spree, Assassin Emblem. CD ginagamit niya Festival of Blood. Oo, pang sustain, pang lifesteal. Pero na nang you're sacrificing damage para sa sustain. Nakita naman natin doon na yun yung parang kulang sa Yuzong na niya. Oy, maraming salamat sa pag-share, Bedlog. Ang style kasi ni Flaptizi in terms of the Yuzong is like a pseudo carry for the side of BREN Esports. Meanwhile naman pag CD, parang pseudo tank naman yung style of gameplay niya using the Yuzong. And napauwi nila doon yung Yuzong. And look at the energy shield na naibawas dito for the side of the BURMESE Ghouls. That's already half. Ito yung mga small details na posibleng makalamang dito ang BREN Esports. And as per Carl TC dito already hitting level 4, I may say, baka mahirapang i-contest dito ang BURMESE Ghouls. Di pa naman level 4 yung mga tank natin dito. Posible, pero mukhang malabo na ma-steal pa tong turtle sa BREN Esports. And yun na nga, nakuha na nga dito ni Carl TC. Masaya na dito ang BREN Esports. Pero sabi dito ni Fla, parang gusto ko ng isang kill. Na-force out nila yung flicker dito ni Maybe. So I like yung galaw dito ni Lusty na si Maybe sobrang behind niya ngayon sa level. Na naka-level 4 na mauna dito si Lusty, si Maybe parang nahirapan siya gumalaw dito sa mapa. Yun na nga eh. Parang hindi naging effective doon yung pag-zone out ni Maybe eh. And well, let's give benefit of the doubt for the side of the BURMESE Ghouls. Kung kanina nga, sila yung mas early game, yung winning condition nila for as per BREN Esports, ganun naman din yung sa kanila. Pero kasi, the way yung draft ngayon dito ng BREN Esports is mas aggressive compared to what BURMESE Ghouls had during the early game. Kumbaga, mas in terms of damage, even andito si Ribo, nandito rin si Pew, all the damage talaga. Pero ito ang kaya na sabi mo kanina, hindi pa level for si Maybe. Kaya nasipa siya ni Lusty. And first blood na makukuha dito ni Few. Beautiful left hook, right hook. Tapos sinipa pa nga dito ni Lusty. Beautiful combo by BREN Esports. Ganda ng pwesto nila doon. And yung parang si Lusty, steady lang niya na parang hindi siya masyado makate sa combo niya. So, sige, basicin lang natin. Pak! Pak! Tapos sinipa pa doon ni Lusty. So again, great play here by BREN Esports. BURMESE Ghouls na. Malaki ang medyo lumalaki dito ang lead ng BREN Esports. And again, I agree with you, Rob, na sinabi mo kanina, BREN ay isa sa mga teams na pag may momentum sila, grabe. Ang hirap nila mahinto dito. Carl TZ, nag-charge up ng damage. Maybe nag-zone out. Meron na yung Fatal Links. Ginamit niya para kay Flap TZ, pero isa lang ang nahuli niya. Si Lusty nandun sa likod. Si Ruby D naman ang mahuhuli dito. Ruby Double D ang nahuli and he goes down. 3 kills para sa BREN Esports. Maybe ba nga? Double kill para kay Ribo. Si D nag-Dragon Form. Pero hipon pa yung dragon niya. Lumilipad pero walang magawa. Puti ka na nga, maabisal araw dito ni Ace. At si Few lumalaban. Si Ace, yung aso, boom! Sa pool, sa muka. 6-0 para sa BREN Esports for game number 2. Yung BURMESE Ghouls, nasasabi na lang dito, wow,
Wow talaga. Alam mo bakit, Reptar? They are supposed to be na magfa-flank doon sa Bren Esports. Nakita na nila doon na mag-isa, that was actually Flat PC. Kaso ang nangyari, eh medyo nagkamali ng pasok. Diba? Oh. Parang naging awkward din yung position nila. Ruby Didi, yun yung finocus doon ng mga members ng Bren Esports while Lusty is just zoning out the members of Burmese Ghoul. So ngayon, pating naman eh, agad anong Lusty! Agad anong Lusty! Oh, okay, makaumbo ka. Kahit ano, first down, ano, wala magawa. Maybe nasunog doon. Kahit na nga, nawambo-kombo sila, double kill dito para kay Carl Teezy and a kill for Flap Teezy. Pare, ano yun? Kombohan nyo kami. Ano magagawa nyo? Ruby dito, susubukan niya pangkatakas dito. Makakatakas siya. Pero Bren Esports, minamama nila ang Burmese Ghouls dito. Tinalo nyo kami dun sa upper bracket sa unang araw ng playoffs. Tignan mo na ano nangyayari dito sa Grand Finals, Kuya Rob. Ang nangyayari dito, mukhang natilt yata ang Burmese Ghouls as Bren Esports. Look at the lead, mga kaibigan. And look at the instant replay. So, paano nagpano to? Yes, may magandang fatal links. Pero nabura kagad yun yung veil. At na-sustain din dito ng mga members ngayon ng Bren Esports. And Ace, dahil nandun na siya in an awkward position, nag-like hand pounce na siya doon, wala nang labasan doon yung Roger. And from there, at yung pana, tumama doon kay Ruby Didi, bawas na naman ng isang miyembro dito ang Burmese Ghouls. They see me rolling, they hating, nawawala na dito ang Burmese Ghouls. Double kill kay Carl Teezy! Ganun lang. Simple lang. Binasic lang. Carl, baka Carl Teezy yan. Si Kid, napabalik. And level 7 pa yung veil dito. Level 8 pa lang si AC Few. Nakahuli na naman. Makakatakbo pa ata si D. Ito na si Lasty. Ito na. Interception. Lasty. The flicker. The kick. The punch. The combo. The knockup. And the kill. Para kay Few and Bren Esports. Yung momentum na pinapakita nila dito. Pagkatapos nila gumawa ng kalamansi juice kanina. Saya na ang Bren Esports. Marang ano, nakuha sila ng enderhiya. Kalamansi lang kailangan namin. Nakadalanda na kami kay Lemon. Actually, hindi naglaro si Lemon kanina eh. Pero, yun nga, ang confident ngayon ng Bren Esports. Yes, and this only shows, yes, early game-centric lineup. Pero hindi ganito ka-snowball, Kuya Reptar. Hindi, kailangan i-hold to ng Burmese Ghouls. Kailangan hindi nila bigyan ng opening pa once again dito ang Bren Esports. Dahil habang tumatagal, lumalaki ang lamang ng Bren Esports. Uy, this is only 7 minutes in the game. At 7,000 rin mismo yung kalamangan ng Bren Esports. At yung ginagawa dito ng Bren Esports, yung paborito ng mga tito natin dyan na lalong tumatagal, lalong sumasarap pa. Ang lineup dito ng Bren Esports. Hindi pa nga napitas dito ng Burmese Ghouls si Carl Teezy. And balikan natin yung play na yun na sinubukan mag-wombo-combo ng Burmese Ghouls. Dahil sa paghinto ng life regen dito ng isang box na nahirapan dito si Ace, si Maybe, nasunugan na nga si D papasok. Ano ginawa-gawa ng dragon dyan sa likod? Ano magagawa mo dyan? Napitas pa nga 7-0-5 godlike for Carl Teezy. The wombo-combo. San na nga Burmese Ghouls? Bren Esports, look at the lead. 25K dominating Grand Finals na nga ito, Burmese Ghouls. Pero Bren Esports looks like sila yung may puso ng kampiyon sa Grand Finals. Mukhang ang Burmese Ghouls ay talagang nae-egol na, Kuya Reptar. I don't know. Kasi parang palag na lang sila dito ng palag. Hindi ko rin sila masisisi. Kailangan din naman nila kahit papanong sumapak. Pero kasi, as Bren Esports, kumbaga, given though with the Mountain Shocker, yung vision na pinapakita nito, nahihirapan ngayon dito ang Burmese Ghouls. Look at the score! 16-1! Sino lang ba ang na-pick up nila rito? It's gonna be Lusty. Swerte pa yun! Pero ito lang yun, Kuya Reptar, ha? Masasabi ko lang dito, Burmese Ghouls, kailangan nila tong kalmahan. Kailangan nila munang, they have what it takes naman pagdating sa late game. Meron silang mga wombo combo, meron silang fatal links into a combination of skill neto ni Kid. Pero hindi nila kailangang ibigay lahat ng resources dito sa Bren Esports. The Lord is about to spawn in the next 40 seconds. And I doubt na kaya nilang i-contest yun. Ito, magandang ano na to kay Ace. Yung split push na to, okay to. Pero mukhang pitas siya dito. Wait, tinuturuan tayo, Ace, ha? Sa tutorial lang. Huwag mo kainin yung tama ng tore. Ang tagal mo naman dun, nabasag mo. Pero yun, napitas ka. 0-5-1 ka. Ace, dapat ikaw yung carry dito.
basic lang yan eh. Basic ML yan, di ba, Kuya Rob? Oo. Pag, ano, pag may tore, huwag mo kainin yung tore. Yung damage niya kasi sobrang sakit. Oo. Grabe naman yan. But kailangan kasi talagang gawin yun, Kuya Reptar, ng Burmese Ghoul eh. Kailangan tama. Nilang, ano yun, mag-split push eh. Kailangan nila na, ano yun, na i-turn yung attention dito ng Brent Esports. Oh, naku po! Niluto! Sorry, Kuya Rob, pero naging sinigang na hipon dito. Si D, masyado maasim. Sanay na kami dyan dito sa Pilipinas. Kain na kain dito. Si Kuya D. Oh my goodness, Rob TZ. Oh my. There's gonna be a free lord for the side of Bren Esports, Kuya Reptar. Ramdam na rin to ng Burmese Ghoul. Hindi na uncontested na to. Napitas doon yung kanilang dragon. And look at that. That feathered airstrike coming from Rebo. Halos mga lahat eh, yung buhay dito ng mga miyembro ng Burmese Ghoul. Buradong-burado eh. Pero ano, respetuhan pa rin natin yung veil dito ng Burmese Ghouls. Nakombohan nga doon si Kuya Rebo at saka si, ano eh, si Kuya Lasty na masakit. Medyo humahap din na dito yung veil. And dapat yun nalang pag-ingatan dito ng Bren Esports. Yung potential na mawombo-kombo sila ng Burmese Ghouls. And again, they have to watch their fights. Yung positioning nila sa laban. Kasi kung hindi mag-ingat dito ang Bren, baka next thing you know, makambakan pa ata ng Burmese Ghouls. Pero yung Burmese Ghouls, masyado malayo sa base. Mahuhuli ata dito ng Bren Esports. There's gonna be the knockout Ruby DD. And look at the feather, the airstrikes. Kakasabi mo lang, Kuya Rob. Sobrang sakit dito ni Ribo. And they use the Mountain Shocker to deal a little bit more damage. And si Lasty nakapick off doon sa top lane. Si Maybe susubukan niya pasukan dito. Hindi siya makakahuli with the Fatal Link. Si Ruby DD na bawasan na masastun dito si Maybe. And Maybe Bren Esports nga ito as the tower in the middle lane goes down. At dalawa na lang ang naiiwan dito for Burmese Ghouls for their towers. They're gonna try to defend. Ruby DD, eto naman si D. Lumilipat na naman dito yung hipon pero hindi makakanakap dito. Tingnan mo si Kartizi. Free hit lang. Isang basic na traceless lang. I-basic attack lang yan. Mega kill para kay Few and the dominance na pinapakita ng Bren Esports. Mga kapwa kong Pilipino, mukhang sila nga yung mas gusto na maging kampyon dito. Yeah, ang ganda nung pabisan araw kay Mating. Oh my. Kuya Reptizi. This is a complete massacre for the Burmese Ghoul. Nahirapan na sila talaga just right from the start. Kumbaga, wala na silang magawa. Pero yun, tignan mo yun, nag-shuriken yun si Maybe. Baka Maybe mahuli, pero wala siyang nakuha. Pero ito na nga, Kuya Reptar, una pang nawala, doon si Bale. Pero habol na ngayon dito ang mga members ng Burmese Ghoul. As Carl Teasy, konti yung kanyang buhay, napilit ni Ruby DB. Pero si Ribo at si Lusty, nandito pa rin naman yung sipa. Doon, Kuya Reptar, sumato sa pala at tumama. Double kill para kay Ribo. 7-0-9. The veteran, the many times champion, Mr. Most Decorated, doing it for Bren Esports Legendary. Para kay Ribo, wipeout, susubukan ni Kid, dumipensa, but the wave si Few, nakatama pa nga ng flame shot, pinasipa sa balikan, and hello Myanmar! Hello Myanmar! 2-0, sorry! Shout out to Edward, nasa Myanmar broadcast. Bren Esports, mga kapatid, mga kaibigan, they're playing with the heart of a champion. This is very scary looking. Kung ikaw ay sumusuporta sa Burmese Ghoul, the way naglaro dito ng Bren Esports, yung momentum nila, yung kumbaga, the way they played, they, almost flawlessly, Kuya Reptar, kumbaga, from start to finish, alam nila kung ano ang dapat.